Ang Pilipinas ang host ngayong taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Dahil dito darating sa bansa ang mga leader ng 21 member economies na bumubuo sa APEC at pag-uusapan nila ang mga kasunduan at pulisiyang makakatulong sa ating kalakalan. Pero ang tanong ng marami, ano nga ba ang APEC? Ang APEC o Asia-Pacific Economic Cooperation ay isang organisasyong nabuo noong 1989 para isulong ang free trade o malayang kalakalan ng mga ekonomiya at tanggalin ang mga balakid sa pangangalakal. Sa katunayan, mahigit 80% ng Philippine trade ay mula sa APEC at mahigit 30% naman ng Philippine net foreign direct investments noong 2014 na nagdala ng mga trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino ang galing rin sa mga kasamahan natin sa APEC. Isinasagawa ang APEC taon-taon kung saan nagpupulong ang mga kinatawan ng mga ekonomiya para pag-usapan ang mga isyu tulad ng anti-corruption and transparency, environmental goods and services, and counter-terrorism. Food security kasama rin dyan, trade policies, at marami pang iba. Sa mga nakaraang buwan, ginanap ang mga meeting nito sa iba't ibang lugar sa bansa tulad ng Tagaytay, Boracay, Iloilo, at Cebu upang masaksihan ng mga delegado ang ganda ng Pilipinas at ang ipinagmamalaki nating Filipino hospitality. Ngunit hindi dito natatapos ang lahat. Sa darating na November 18 to 19 ay gaganapin ang APEC Economic Leaders Meeting dito mismo sa Metro Manila. The Philippines is expecting to welcome over 10,000 delegates from all the 21 member economies in what is considered the biggest event for any APEC hosting. The Philippine government has been preparing for this for years now. Inaasahan ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng bawat isa upang maging matagumpay ang ating hosting. Dahil dito, mabuting malaman natin ang mga sumusunod na preparasyon ng ating pamahalaan para maayos ang pagdaraos sa ating APEC Leaders Week. Sa buong NCR, walang pasok ang mga paaralan sa lahat ng antas pati na ang pampublikong sektor sa November 17 to 20. Wala namang pasok ang pribadong sektor sa November 18 to 19 para sa seguridad ng okasyon. Isasara ang mga sumusunod na kalsada sa paligid ng Mall of Asia sa November 18. Diokno Corner Seaside, Coral Way Corner Seaside, EDSA Corner Makapagal, Makapagal Corner Coral Way, Diokno Corner Asiana, Makapagal Corner Bradco. Sa linggo ng November 16 to 20, isasara din ang mga sumusunod na kalsada sa CCP Complex area. Bukaneg Corner Rojas Boulevard, Vicente Soto Corner Rojas Boulevard, Buendia Avenue Extension Corner M. Halandoni Street at J.W. Diokno Boulevard Bridge. Sa linggo ng November 16 to 20 naman, mga APEC vehicles lang ang maaaring gumamit ng dalawang innermost lane ng parehong northbound at southbound lanes ng EDSA. Sa parehong linggo, isasara ang buong Rojas Boulevard na ilalaan lamang para sa APEC vehicles. Magkakaroon ng daytime truck ban sa South Truck Road mula November 16 to 20. Papayagan lamang ang mga truck mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Magpapatupad naman ng 24 oras na truck ban sa buong Rojas Boulevard sa kahabaan ng linggong yun. Tandaan din na mula November 15 to 20, magpapatupad ng stop and go scheme sa Magallanes, Skyway SLEX Interchanges, at ilang parte sa Makati, EDSA, pati sa mga kalsadang nakapaligid sa NAIA. Sa tuwing daraan ang economic leaders sa mga lugar na ito, pansamantalang pahihintuin ang trapiko. Pagagaluin muli ang mga sasakyan kapag nakadaan na ang economic leaders. Sa mga nagbabalak na lumipad, magiging napakahigpit ng seguridad sa NAIA sa mga araw ng November 17, 19 at 20. Magpapatupad ng no-fly zone sa mga araw na ito. Kung kaya, iwasan mag-book ng flight at magpunta sa mga terminal ng NAIA sa mga nasabing petsa. Tandaan natin ang mga paalalang ito para makaiwas sa abala. At enjoyin natin ang darating na linggo ng APEC Economic Leaders Meeting. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng lahat at ang tagumpay ng APEC dito sa ating bansa. Ipakita natin na APEC, it's more fun in the Philippines.